tuloy-tuloy ang ginagawang pamamahagi ng lokal na pamalaan ng Taysan, Batangas sa mga estudyante ng Taysenyo ayon mismo kay Mayor Edilberto Abadain itong Sabado sa Diyembre 28. Sa katunayan, nasa mahigit 11,000 na estudyante ang nabiyayaan ng school supplies mula sa mga pampublikong paaralan sa Taysan. Gayun din ay nakapamahagi rin sila ng educational assistance sa mga mahigit 5,000 na kabataan. Pagdating naman sa kapakanan ng pangkalusugan ng Taysenyo, matagumpay naman ang isinagawang inaugurasyon para sa Taysan Super Health Center na isinagawa lamang noong Setyembre at 9, kung saan nais nito maging ligtas sa anumang sakit ang mga Taysenyo, at tiniyak pa nito na magkaroon ng libreng panganganak. Narito po ang video. Nagbigay ng tamang buwis ay papalitan ng tamang sistema ng pamamalakan ng pamalambayan ng Taysan. Panahon na yung aming pag-ayuda sa estudyante na nung nagdaan yung buwan yung aming nabigyan ng supplies ay kulang-kulang na 11,000 na estudyante na malaking tulong sa mga magulang yung school supplies. At sumunod doon, itong aming educational assistant na tinatawag, dahil karamihan naman ngayon ang mga napasok sa mga government school ay mga wala ng tuition, pero yung pinaka-budget ay dapat mabigyan, kaya mahigit ding 3,000, 4,000 hanggang 5,000 kabataan ang aming nabigyan ng scholarship na programa namin. Ang karamihan naman ngayon sa palibasa, wala kami masyado ditong planta o paprika. Kami nagawa ng pamamaraan na lumapit dito ang mga taga-Lema o taga-limang mga company para dito na mag-hire sa aming bayan, sa Masina. Ay sa bayan naman ng Taysan, be-blessing pangalaan namin ng aming Super Health Center na ngayon ni nagbisita nga namin si Senator Bongo, at aming kinukumpleto ang mga equipment para magkaroon ng unang-una yung libreng panganak sa bayan ng Taysan. Madaming pangarap ang inyong lingkod na unang-una yung health ang may ayos para ang mga taga-Taysan ay ligtas sa anumang sakit. Ang aking laging inialaan na paglilingkod sa aking mga kababayan ay yung i-deliver ang tapat na serbisyo. Sila ay huwag manawang suportahan ako at makikita nila kung paano mabago ko ang Taysan. Dahil ang inyong lingkod ay bali 4 beses na naging pinusyal. 1 taon at 1 buwan na ang vice mayor, pero nung maging mayor ako, lalo dumami ang aking pangarap na ayusin ko ang bayan ng Taysan. Ang aking pong isang mensahe sa mamayan ng Taysan, tayo magkaisa, dahil kung hindi tayo magkakaisa, hindi uulat ng ating bayan. Huwag nating isipin na masyadong sobrang politika. Kung sakali mat, dadating na nga ang politika. Ang inyong lingkod, hindi katulad ng iba, pumamulitika, pagkalaban kay kalaban. Welcome na welcome kayo sa munisipyo, dahil yun hindi sa mayor, at yun sa mamamayan ng Taysan. Ang isa kong habilin lagi, ang pag-iingat, ang una nating gagawin. Dahil pag hindi tayo nag-ingat, ang mga pangsunari sa mga namumunoy, hindi makapag-servisyo na maayos bayan ng Taysan sa barangay. Abi pa ni Mayor Abaday, asahan pa rin sa kanyang administrasyon na maghatid ng tapat na serbisyo at ang pagbabago ng bayan. Samantala, patuloy naman ang pakikipaglaban at pagsubaybay ng LGU sa sektor ng agrikultura, lalo na't nananatiling ASF-free ang Taysan, Batangas. Mensahe rin ito na magkaisa ang bawat mamamayan ng Taysan upang maging maunlad ang naturang bayan.